Good morning, lalong-lalo na dyan sa mga viewers ko. Maraming salamat. Ang gagawing video natin ngayon ay kung paano gumawa ng pinapay. Yan mga bakers, yun naman ang gagawin natin ngayon. Yung video na to ay para to sa mga gustong matutong gumawa ng tinapay. Hindi naman lahat ngayon marunong gumawa ng tinapay. Kaya kung gusto mong matuto, panoorin mo tong video na to kung paano gumawa ng pinapay. Lalo-lalo na sa mga owner ng bakery. Marami kasi dyan, hindi sila marunong gumawa ng pinapay. Kaya ang nangyayari mga ka-bakers, pag inaalisan sila ng kanilang mga baker, ang nangyayari ay nagsasara yung kanilang mga business. Kaya napaka-importante na marunong kang gumawa ng pinapay. Kasi kahit alisan ka ng baker mo, ay tuloy pa rin yung business mo. Yan mga ka-bakers, umpisahan na natin yung ating video kung paano gumawa ng pinapay. Ang video pala na to ay para lang to sa mga baguhan na gustong matuto. Kung marunong ka na, hindi na ito para sa'yo. Kung gusto mo, panoorin mo lang to hanggang dulo, tapos subscribe mo na ako and click the notification bell para matulungan mo ako. Yan, umpisa na natin yung ating... Yan, meron tayong 4 kilo na harina. First class yung gamit natin dito. At saka sa planggana lang natin siya mamasahin kasi wala tayong bangka. At saka maglalagay tayo ng asukal. Ayan. 600 grams. Kasi yung gagawin natin dito na tinapay is di palaman. Kaya medyo mababa yung asukal niya. Kaya 600 grams lang gagamitin natin. 4 kilo na first class. Ayan. Lalagay natin. Tapos meron tayo asin, ayan, 60 grams. Kung 1 kilo lang gamit ang gagawin yung tinapay, ang asin ito ay 15 grams. Bali, 4 to kaya 60 grams yung gamit natin. Meron din tayo dry yeast, ayan, angel yeast. Maraming klase ng yeast. Napaka-importante nito mga ka-bakers, lalo-lalo na kung nag-umpisa ka palang maggawa na huwag kalimutan itong yeast. Kasi hindi alsa yung tinapay mo. Yan, isama-samahin lang natin. Gagamit din tayo ng powder milk. Yan, 100 grams. Pero optional lang to siya. Kung wala naman kayo nito, ay pwede naman hindi kayo gumamit. Pero mas mainam kung mayroon kayo nito. Pampadagdag aroma din to sa tinapay. Yan mga bakers, haluin lang natin yan dyan. Lalagay din tayo ng vanilya, kahit anong brand ng vanilya. Sa 1 kilo, maglagay lang kayo siguro ng 1 takip. Yan, 4. 4 takip. Lalagay din tayo ng tubig. Ang sukat ng cup na to ay 370 ml. Ayan, 370 ml ang sukat ng cup na to. Maglalagay tayo ng 4. 1, 2, 3, 4. Tapos, mimix lang natin siya para matunaw yung asukal. So, pwede naman natin siya dito kamayin mga ka-bakers. Para mas tunaw talaga siya. Ayan. Kailangan tunaw na tunaw yung kanyang asukal para mas maganda yung alsa ng ating do mga ka-bakers. Ngayon, pag sa tingin nyo tunaw na siya, maglalagay na tayo ng margarin. Pwede kayo gumamit dito ng lard or margarin. O pwede nyo
hatiin to siya, haluin. Sa isang kilo ay 50 grams. Bale, ito ay 200 grams. Pwede nyo ito, 100 grams na margarine, 100 grams na lard. Paglagay ng margarine, mga ka-bakers, hulin nyo na yan siya. Tunawin nyo muna yung... Yan, mga ka-bakers, napaka-basic lang gumawa ng tinapay. Basta alam nyo lang yung procedure. Mas madali na lang ngayon, mga ka-bakers, matuto kasi may YouTube na. Kaysa amin dati, wala pang YouTube, kaya gumagasto kami ng tira para lang matuto. Ayan, mga ka-bakers, i-mix nyo lang mabuti. Ayan, medyo... Ganito yung kinalabasan niya, mga ka-bakers. Medyo matigas siya. Kita nyo, medyo matigas siya. Ngayon, ang gagawin natin dito ay magdadagdag lang tayo ng tubig. Ayan, magdadagdag lang tayo dito ng tubig kasi matigas siya. Ayan, no? Mayroon talaga, mga ka-bakers, harina na matakaw siya sa tubig. Mayroon naman hindi. Yung apat na yun, tama lang, mayroon harina na ganun. Ay, ito, matakaw na sa tubig, kaya magdadagdag tayo ng tubig. At magdadagdag pala tayo ng food color. Ayan, yung igyelo. Kalimutan natin kanina, dapat sa unang masa pa lang nalagay na to siya. Pero wala naman tong problema kasi kulay lang naman to siya. Ayan. Tapos yan, mga ka-bakers, pag ganito yung masa nyo, paglagay ng tubig ay dahan-dahan na lang, ganun na lang siya. Yan, wisik-wisikan nyo na lang. Yan. Tapos masahin nyo lang siya ng dahan-dahan para hindi siya uhunit. So kulang pa rin, dadagdag pa rin tayo ng tubig. Yan, okay na yan. Ayan, okay na to, mga ka-bakers. Iro-roller muna natin siya ng mga 5 minutes. Samahan nyo ako. Ngayon, ang gawin natin, maglalagay tayo ng lard or shortening. Yan. Pati sa ibabaw, maglalagay din tayo. Yan, naglalagay tayo ng lard sa ibabaw niya at sa ilalim. Sa ilalim, ang purpose niya para hindi siya didikit. Dito naman sa ibabaw, para hindi matuyo yung ating dough. Kasi pag nagtuyo siya, magdadry siya, mamamalat, pangit yung magiging resulta ng ating
tinapay. Yan mga kabikers. Ayan na mga kabikers. Ang sunod naman natin gagawin ay puputulin na natin siya. Ngayon kung baguhan ka lang, nag-umpisa ka pa lang matuto gumawa ng tinapay, kailangan mo gumamit ng timbangan mga kabikers. Ganito. Ayan. So halimbawa, ang gagawin mo ay yung tag 5 pisong tinapay. Kasi yun na talang kadalasan ngayon, 5 piso na eh. Puputol ka dito ng 40 grams. Yan mga kabikers, 40 grams siya. Kasi magpapalaman pa tayo dito eh. Yan. Yan mga kabikers, sana nakukuha nyo yung pinagsasabi ko. 40 grams yung putol pag 5 piso. Kung bago ka pa lang, yan, kailangan mo ng timbangan. Pero kung sanay ka na, ay hindi ka na kailangan ng timbangan. Ganituhin mo na lang. Yan. Yan mga kabikers, tapos na natin siya na putol. Nagbihis lang tayo kasi mainit. Tinanggal din natin yung apron kasi masobrang init dito. Pwede na kayo mga gawa dito ng iba-ibang klaseng tinapay, yung mga karaniwang makikita nyo sa mga bakery, halimbawa Spanish, pandikoko, lahat po, ensaymada, pwede na to siyang gawin nyo mga kabikers. Hanggang dito na lang at saka update ko na lang kayo mamaya pag nagawa ko na to lahat, hindi ko na maipapakita sa inyo. Yan mga kabikers, yan na, nagawa ko na. Nagawa tayo ng cheese roll, choco roll, meron tayong pig pie, rainbow, saimada, Spanish. Yan mga kabikers, yun lang nagawa natin sa ating 4 na kilo. Update ko na lang kayo mamaya mga kabikers sa paglinoto ko na to. Yan mga kabikers, luto na natin. Yan na sila. Ito yung ating rainbow, pig pie, cheese roll, Spanish, saimada, at saka yung choco roll. Yan mga bakers, pagpatapos pala natin kanina maggawa, ipinalasa natin siya ng isa't kalahating oras. Pagkatapos nun, linuto natin siya at ito na yung kanyang kinalabasan. Yan na siya mga kabakers. Ito na siya. Yan. Yan, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Sana nagustuhan nyo yung share kong video kung paano gumawa ng tinapay. Yan. Kung nagustuhan nyo, subscribe nyo na ako and click the notification bell para updated pa kayo sa mga video natin gagawin.